Ganun doon drawing. Tinutulungan ako si Karig sa... Ay, oo. Magmerienda muna kayo. Ay, thank you po, Nay! Ay, anak! Hindi, para sa'yo, para sa kanila. May merienda ka doon sa loob. Thank you po, Dita. Kain mo na! Pahiya. Ayoko naman mag-drawing. Oh, bakit? Kasi po, nang problema po ako sa summer workshop namin, may nag-iisip kami ng project na gagamit ng mga recycled na bagay. Wala pa po akong maisip eh. Tutulungan kita mag-isip. Ayan, tutulungan ka ng ate Nikki mo. Ay, kailan graduation nyo? Eh, hindi ko nga po alam, tita. Kasi po, wala po kami natatanggap na list of candidates for graduation. Ay, ganun? Opo, kaya hanggang ngayon, hindi po namin alam. Eh, worried nga po ako kasi baka hindi nga po makasama sa graduation. Eh, mababa po ko dun sa isa kong subject. Sus, diyan ko pa ba? Makagraduate ka nyan. Oo nga naman, kayang-kaya mo yan. O, ikaw ba? Okay naman, Nay. Wala naman akong sabit eh. O yan, gayahin mo ang ate Nikki mo. Ang kuya mo, gagraduate na mga yan. Huwag mo nang problemahin masyado yung art class mo. Sige na, kumain ka na muna sa loob. Tama po kayo, Nay. Na huwag mo ang problema? Na kumain na po muna ako. Sige po, Nay. Basta pagkain, dili mo kumbinsin. Sige. Oy, musta? Ito eh. Saan ka pupunta? Magwi-withdraw sa ATM. Lika sa mama ko. Ayoko, mainit. May tindahan ng halo-halo doon. Talaga? Ali ka na. Basta pagkain, ano? Dali mo makumbinse. Ali ka na, di ba? Ayan na, uwa. Ali ka na. Kumain lang kayo. Di ba? Tingin po. Kailan ka ba doon? Noong isang araw lang, pare. Kailan ba? Tagal mo na rin na wala, ano? Kailan ba huling uwi mo dito sa Pilipinas? Mga 2 taon na yata. Ha? Nagpalipat-lipat kasi ako ng barko, pare. Tapos nung finally mabigyan ako ng shore leave, dinala ko yung mag-ina ko sa Indonesia at doon kami nagbakasyon ng 1 buwan. At magmula doon, doon ako sumakay ng barko uli. Kaya hindi ko na nagawang dumaan dito sa Pinas. Big time na big time ka na, partner. Sino ba mag-aakala na aasenso ka? Yung nag-aaral tayo, parati kang bagsak, hindi ba? Akala ko na hindi ka matatapos ng pag-aaral mo eh. Eh, are, ang totoo nga eh, hindi talaga ako nakapagtapos. Ano? Paano ka naging seaman? Abilidad lang yan, pare. Ano abilidad? Kailangan mo ng diploma bago kang magiging seaman ka. Pare, pineki ko. Pinek! Paano mo pineki yun? Shhh! Sorry. Andali lang pikiin. Rekto lang, pare. Oh. Oh, ano ka ba? Balita ko nga eh. Kahit saan ngayon, ang dami nang nagpepeki. Oh. Sabagay. Okay. At hindi lang yun ang napeki ko. May ibang papeles pa ako mga doktor. Alam mo, dapat hindi seaman ka eh. Dapat naging doktor ka na lang. Alam mo naman ako, pare. Basta makakalusot. Pipikiin ko lahat yan. Teka. Ano ba talaga sadya mo? Bakit na gusto mo magkita tayo ngayon? Siyempre, miss kita eh. Kaya gusto kitang makita. Kararating ko lang eh. Salamat naman. At saka, meron akong ibinebenta kasi. Ano yan? Ayan. Nakikita mo yan? Oh. Ah, kilala-kilala yan. Oh. Murang-mura. Original. No. Di ba? Kasasabi mo lang sa akin na pinepeke mo lahat. Hindi ko kukunin yan. Hindi mo maluloko ang manluloko. Oo nga pala. Ikaw nga pala ang original na manluloko. Ate Maria, ano po yan? Di po ba para sa CR yan? Ah, oo, hindi. Nagligay kasi ako ng bagong toilet paper, kaya inalis ko na to. Itatapon niyo na po? Ah, oo, bakit? Baka kasi magamit ko pa po eh. Saan? Doon sa project mong sinasabi sa school? Opo. Ah, sa bagay. Eto, pwedeng recycle yan. Ano sabi mo? Ah, si Clarissa kasi may project yan sa school. Yung mga gamit na gamit na, pwedeng gamitin uli. Eh, ito, katulad nito, pwede itong gamitin. Kung sakali naman gagawa ka ng project, eh ano naman ang naisip mo? Ay, ako may naisip ako. Ano po? Lalagyan natin ito dun sa toilet paper, sa gitna.
Ha? Eh, di ba nga doon na nga galing yan? Kaya nga itatapon na kasi ubos na yung toilet paper. Eh, di ilagay doon sa bagong toilet paper. Ano ka ba? Yung bagong toilet paper, may ganto na. Ah, o di doon, tanggalin na lang yung nasa gitna ng bagong toilet paper, tapos ikakabit ko na lang to. Ay, wala. Kahit utak nito hindi ma-recycle. Tama naman, di ba? Galing lang kasi ako sa mall, kaya naisip ko, punta ka dito. Eh, alam mo naman, parati kita na mimiss eh. Ah, talaga? Oo naman. Isa miss mo ko. O magpapalibre ka lang ng lunch? Ganun na rin yun. Yes. Eh, naku, alam ko na yung style mo. Eh, pupunta ka naman dito, palaging ganun. Wala namang iba. May nagbago ba? Sa'yo. Uy, Tere! Tama na kaya muna yung kaka-text mo. Ang dami kayang paperwork. Tumulong ko kaya muna. Sorry naman. Eh, kaya lang man ako nakikichismis dito para may maikwento ko sa inyo. Ayaw mo ba nun? Eh, oo naman. Kaso, di ba, pwede naman mamaya na lang yan. Work muna. Janice, tulungan na lang kita. Thank you, ha. Mm-hmm. Kasi naman, wala pang nag-a-apply dun sa posisyon na hinahanip na sir, yung staff assistant. Teka. Nangangalaan kayo ng empleyado? Ako na lang. Ha? Tommy, ang kailangan namin ay yung makakatulong, hindi makakastorbo. Ano naman? Eh, paano? Hindi ako pwede mag-lunch sa labas kasi nga ang daming gagawin. Dito na lang ako kakain. Tutulungan ko na muna si Janice. O, pwede ba ako makikain dito? Bambira ka talaga, laging ganyan. Itatanong niya naman ako, ba't ka galit? Eh, kasi nakakainis. Palagi na lang. Tulungan na lang kita, Janice. Teka nga muna, nasa si Vincent? Ay? Well, hello! I'm here. At gusto ko ipakilala sa inyo ang bagong love of my life! Thank you. Baby, this is Janice and Mara. Ito naman si Tere at saka si Mang Tommy. At saka sila naman lahat yung mga kasama ko pa dito sa office. Hey guys, this is Wilmer. No, hindi po. Kaway-kaway lang, bawal ang kabahay. Baka mausog. Ay, grabe ka naman magselos. Natural. Eh, ikaw ba naman magkaroon ng jowa kasing gwapo nito, no? Thank you. Hi, Wilmer. Oh, hello. No. Wala kang kakamay eh. Huwag mong papatulan yan. Bakla din yan, ha? Huh? Baka mamaya ikaw ay masamsulang. Wow! Hiyang-hiya naman ako sa pagiging babaeng-babae mo. Hello? Hello? No. Huwag din dyan. Bakla din ba yan? Hindi. Pero mas delikado. Ah, okay. Hi, hello. Wilmer. Nice to meet you. Oh! Teka, ay bakit si Tere pinayagan mo ko, mamay? Ha? Sa tingin mo ba, papatulan ng jowa ko yan? Nak! Linisin mo yung swimming pool, ha? Para may magamit tayo sa Sabado. Ay, pwede bang tumawad? Ang sakit ng katawan ko. Saka nanlalambot ako. Nanlalambot ka o tinatamad ka? Tumahayaan mo na muna, Taya, no? Masakit daw ang katawan eh. Eh, kinakampihan mo yung katamaran niyan. Alam mo, kulang ka sa exercise kasi. Hindi naman, Nay. Hmm? Talaga? Sige nga, anong exercise ginagawa mo? Sa school. Yung PE namin. Oh, nag-PE naman pala. Hayaan mo muna mag-relax. Hayaan mo makapagpahingat. Hindi, napapagod na pag-aaral yan, oh. Kinakampihan mo. Inuutusan ko nga eh. Hindi ko naman kinakampihan. Sinasabi ko lang, bigyan mo ng panahon, bigyan mo ng oras para makapagpahingat. Gagraduate na yung anak mo. Nga naman. Oh. Kailangan magpahinga, mag-relax. Gagraduate na eh, no? Oh. O, ikaw maglinis ng pool. Bakit ako? Si Robert, nasa na? Wala nga, inutusan ko. Bihira naman. I-graduate na ako dyan eh. At saka, hindi ako makakapaglinis ng pool. Masakit katawan ko. Paano sasakit katawan mo? Hindi ka naman nag-PPE. Sige lang. Ayan o, ayan na siya. Serious o. Serious. Hi. Ay. Hey. Walang kibo. Ay, ka lang? Parang nakakita ka ng multo. Hindi. Hindi ako nakakita ng multo yun. Nakita ko yung grades ko. Ano grades? Yan, hindi ako makagraduate. Ha? Ah? Uy, bakit? Bakit? May incomplete ako eh. Oh my God. Ay, ang galing! Yan kasi hindi ka pumapasok sa PE eh.
Oh, hi, Felix, my friend. Of course not. Of course, naalala ko na may utang pa ko sa'yo. Pero, pwede ba maghingi ng konting extension? Dahil medyo gipit ako ngayon eh. Extension pa? Ang tagal na nun eh. Kailangan ko na ng pera. Yun ang anak ko na inaasahan kong magtatrabaho. Hindi ko pa mapakinabangan eh. Diba? Kakagraduate lang yung anak mo? Hindi siya nakagraduate, kaya hindi makapagtrabaho. Nainis nga ako eh. Wait. I have an idea. Ano kung maipasok ko siya sa trabaho? May papasok eh, wala kang diploma. Ako nang bahala dyan. Basta, kung maipasok ko siya sa trabaho, i-write off mo na ang utang ko sa'yo. O ano? Teka, babae yung anak ko. Ako saan mo ipapasok? Ang gusto yung trabaho eh, office work. Perfect! Ipapasok ko siya sa opisina. O basta, kung maipasok ko siya sa trabaho, quits na tayo sa utang ko. Okay, sige. Talaga? Yes! Thank you! Bye-bye! Oh, Tommy! Ang galing-galing mo! Ang cute mo pa rin! Aray-aray! Ngayon na kasi mag-worry. Ito lang gawin mo. Kumpletuhin mo yung requirements mo sa PE para makahabol ka. Paano na makukumpleto yun? Eh, lumabas na nga yung list, tapos late pa. Eh, di wala nang time, di ba? Kaya baka nga kasi makahabol siya. Anyway, kung hindi ka man makahabol, sabihin mo kina tita at kina tito na sa October ka makakagraduate. Eh, paano mo nga sasabihin yun? Eh, excited na nga si na tita dahil alam nila ngayon na siya magagraduate eh. Explain mo na lang sa kanila na maayos. For sure, maitindihan nila. Eh, paano na nga i-explain yun? Hindi nga ganun kadali yun eh. Anong plano mo? Oo nga, anong plano mo? Eh, ikaw, anong plano mo? Eh, bakit mo sa akin tinatanong? Eh, kanina pa sagot ang sagot eh. Sorry naman. So, ikaw pala si Cathy yung anak ni parang Felix. Apo. Okay, anong pinag-aralan mo? Business management po, kaso hindi po ako nakagraduate kasi po ang dami-dami ko pong problema nung nag-aaral ako. Sir, imagine ninyo, ang dami nagkakagusto sa akin, ang dami tuloy naiingit ko. Ano-ano pinapost nila sa Facebook na patama sa akin, na kesyo makulit daw ako, na madaldal daw ako. Eh, hindi man lang nila okay, ako tinatapad. Okay. I got the point. Tulungan kita. Talaga, sir? Oo. Eh, kaso wala po akong diploma. Ako nang bahala dyan. Ay, talaga, sir? Maraming salamat. Ako masaya sa'yo. Kumitrabaho na rin ako. Maraming salamat po, ha. Sasabihin ko po to sa papa ko. Matutuwa yun na tinulungan niyo sure, ako. Sure. Ako, no talaga, problem. Waiter. Talaga, yes, po. Talaga, may additional order pa po ba kayo? Wala naman. Unless may o-order rin pa siya. Kasi guto pa. Wala na. Siguro pwede nito. Ha? May bariya ka ba, panty? Bakit? No. Ay, tawag mo na lang. Oy, anak mo. Oh, tamang-tama yung dating mo. Sabay na tayong kumain, ha? Nay, ay kasi po, Teka muna. Ay! Yan! Ang ganda! Ay, plano namin ng tatay mo na magpapa-party tayo, ha, para sa graduation mo. Tapos, napag-usapan din namin na, regalo na rin sa pagpapakahirap po sa pag-aaral. Uy, magsiselebrate tayo. Ay, wag na po. Hindi, okay lang yun. At saka, alam mo naman nanay mo, di ba? Proud nanay. Eh, syempre, ako din, di ba? Eh, kasi, ay. Ano po, proud ako sa'yo, no? Oh. Aba, hindi kaya birong magpa-aral ng anak. Yung mga iba dyan, hindi nga nakaka-graduate kasi medyo nahihilig sa bisyo, ganyan. Yeah. Oo. Ipo-post ko na to para may announce ko rin. Huwag na. Ano? Bakit wag? Huwag yun nang i-announce. Bakit nga? Kasi po, mapangit ko dyan sa picture eh. Hindi mo ba nga nakikita pangit na agad? Tsaka okay lang, oh. Natakpan ka naman ang katawan ng nanay mo eh. Uy! Ang cellphone mo yun! Palitan mo. Ano, kumusta trabaho dito? Okay naman po, sir. Pero yung workload, ganun pa rin. Tinutulungan ko na nga si Janice pag wala akong ginagawa eh. Pasensya na kayo ha. Wala pa nag-a-apply eh. Kasi ngayon pa nagkapatong-patong yung mga trabaho eh. Okay lang po yun, sir. Eh, mabuti nga yan. Madaming client kaysa naman wala. Morning, sir. Hi. Vincent sana. Oh, Vincent. Hello. Oh. Ito sa'yo. For me ba to? Oh. Ay! Oh, kita nyo na guys. Love na love ako ng baby ko, di ba? Dinadala pa ako ng pizza. Thank you very much, babe. You're so sweet. Welcome. Sigurado ka! Naman!
Eh, dinadalang pa nga ako ng food eh, di ba? Tapos sasabihin mo, hindi ako love. Love na love kaya ako talaga nitong jowa ko. Ikaw, inggit ka kasi. Siya nga pala, may pera ka ba dyan? Iblisan ang sapatos. Pepita, my friend! Uy. Hi. Ano naman kailangan mo? No! As a matter of fact, ikaw may kailangan sa akin. Di ba nangangailangan ka ng staff assistant? Well, here she is. Sino yan? Ito yung sinasabi ko sa yung anak na kaibigan ko. Pepito, may present Cathy, Mr. Pepito Manalot. Mr. Manalot, kilalang-kilala ko po kayo. Nababasa ko po kayo sa news at sa social media. Ay, salamat. Ano bang natapos mo? Here's your resume. Tataas ng grades mo, ah. Pwede kayang tsaka na kita interviewin? Kasi ang daming kailangan tapusin dito. Baka pwede ka na magsimula. Ay, naku, pwedeng-pwede po. Alam niyo po, pwede ka na daw magsimula. Sige na. Ay, madali. Maturo ko sa'yo mga gagawin mo. Sige. Magkakasundo silang dalawa. Mukhang okay, ah. Tingnan mo. Uy, mata mo. Ha? Bakit? Kanino pa sinusundan ang tingin yun eh? Type mo. Ano ka ba? Tinitingnan ko lang kung bakla din siya. Wala naman yun eh. Ikaw naman eh. Ito po sinasabi kong art project. Anong gagawin natin dyan? Ah, alam ko na. Pangkulot ng hair? Naku, hindi po. Gagawin po na siyang tissue dispenser. Ang naisip ko po ay ika-cut natin tapos pagdidikitin natin para makabuo ng tissue dispenser. Tapos pagtuyo na, kukulayan na natin. Ay, ang galing mo naman. Saan mo naisip yung idea? Ay, nakita ko po ito sa internet. Ginagawa nila mula sa mga lumang newspaper. Kaya pwede natin gawin ito gamit itong mga to. Ay, ang galing ah. Pero alam mo, anong pwede natin gawin na mas maganda? Ano po? Gawin nating tissue dispenser. Tapos po? Tapos yung matitira, gawin natin pangkulot. Ano? Lalong lumala eh. Oh. Bakit talong lumala? Eh, sasabihin ko na sana, pero naunahan nila ako. Magpa-party daw sila dun sa graduation ko. Oh! Eh, bongga! Diba? Bongga? Eh, gagraduate ba ako? Hindi. Oh, hindi. Bakit bongga? Wala, kasi party. Tiyos! Eh, di dapat doon mo na lang sinabi para tapos na. Eh, nagpa-plano na nga sila eh. Tapos malalaman nila, hindi pala ako graduate. Alam niyo, meron akong chismis pala. Ngayon ko lang naalala. Yung chismis? Si Mr. Fabregas, yung PE teacher na nabagsak sa'yo. Sa'yo? Yung nabagsak sa'yo. Oh, sige. Hindi mo pa talaga. Oh, yun. Anyway, so tuloy yung kwento ko. Si Mr. Fabregas, yung PE teacher na nabagsak sa'yo, narinig ko na marami siyang binagsak pala. As in, sobrang dami. As in, bawat class, meron siyang binagsak. Kasi, ang nakarating sa akin, yung anak pala daw niya ay hindi na-graduate noong March. Oh, so gumagantay, ganun. Malamang. Kasi, alam mo, sa totoo lang ha, walang tingin ko pa lang sa kanya para may iba siyang dating eh. Mukha siyang palagante. May ganong itsura eh. Tapos kung titignan mo na maigi, parang hindi maganda yung aura niya. Parang mukha siyang, alam mo yung mga kontrabida sa mga pelikula noong 1980s. Mga goons. Mukha siyang goon. Alam mo yun, mukha siyang masamang tao talaga eh. Pero, alam niyo si Mr. Fabregas, sobrang favorite ko na the teacher yun kasi napaka-professional niya, tapos parang ang humble-humble niya. Parang sana professor ko lang sa sarili ko. Hi, Mr. Fabregas! Looking great! Nag-gym ka, sir? Or... Bye. Buti ka na doon, ha? Oo, kinabahan ako doon. Buti ka na. Mas buwang ako kayo. Siyempre, dapat lang. Kasi kung hindi, baka matulad ako sa'yo, hindi rin ako graduate. Joke lang, ikaw naman. Sorry na. Wait, sige, ganito na lang. May naisip ako. Okay? Oo, ano na naman? Para makabawi rin ako sa'yo, ako na lang gagawa ng paraan para masabi mo kala tito yung problema mo. Oh, anong gagawin mo? Huwag mo ako na magsabi doon. Baka magalit yung sa akin. Eh, de, promise. Hindi kita pangunahan. Pagkatiwalaan mo lang ako, akong bahala. Just trust me on this, okay? Kiss mo na lang ako para good match. Suta? Ah, tapos mo ba? Hindi na lang pala. Sige, hindi na lang. Felix, my friend. I fulfilled my part of the bargain. Nakakuha akong diploma para kay Cathy at naipasok ko siya sa trabaho. So ano, okay na tayo? Okay. Sige. Okay. Ha? Ibig sabihin eh, quits na tayo. Wala na akong utang sa'yo, ha? Marunong naman tumapad sa usapan eh. Thank you. Thank you so much, Felix, my friend. Mga pala,
ngayon na wala na akong utang sa'yo, pwede mo akong pautangin? Of course not! Diba ba sakali lang eh? Ay, na ako! Kahit na 1,000 pesos na lang. Ganda oh. Yeah! Oo! Oh. Tamo oh! Gamit ano? Naman lahat. Good evening Oy. Po. Oy! Tito, tita. May malaki po akong problema. Ano nangyari? Meron po akong malaking problema tapos hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin sa parents ko. Tapos hindi ko na po alam gagawin ko. Buntis ka? Hindi, no! At ano nga ba yung problema mo? Ano po kasi, hindi ako gagraduate. Ha? Anong nangyari? Bakit hindi ka makakagraduate? Meron po akong mga hindi kompletong units, tapos may incomplete po ako sa PE. Eh, late na po na bigay yung listahan ng requirements, so hindi ko na po nahabol, kaya hindi ko na po alam yung gagawin. Ano pa naman? Hindi ko alam kung ano magiging reaction ng parents ko. Baka maging disappointed sila sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin sa parents ko. Hindi ko na po alam gagawin ko. Parang gusto ko na mamatay. Baka huwag niyo pigilan! Hindi ko pinipigilan eh. Huwag mo sila. Ito project ni Clarissa to eh. Tama na ngayon. Alam mo, Roxy, wala ka namang dapat ipag ganyan. Alam mo, relax ka lang. Marami namang paraan. Nangyayari naman ang problema sa lahat ng tao, sa opisina, o nagkakaproblema sa trabaho minsan. Eh di minsan sa eskwela, minsan yung mga estudyante, bumabagsak din. Nangyayari talaga yun. Oo, eh wag mo nang masyadong isipin yan. Alam mo, sigurado akong maiintindihan ng mga magulang mo kung ano yung nangyari. Oh. Ha? At saka di ba meron pa namang chance sa susunod na taon? October po. October yan. Nakita mo, meron naman pala eh. So, sa tingin niyo po ba, pag sinabi ko sa parents ko, maintindihan nila? Oo naman. Talaga po ba? Sa lahat po kaya ng parents, ganon? Uy, siguro naman, no? Maintindihan naman nila yung mga anak nila. Ah. Kahit po, nagpaplano na ng graduation party yung parents para sa anak nila. Itinig mo ka! Huwag ka na mag-alala. Ngayon, okay na po siya tayo. Uwi na po siya. Sige. Relax ka lang. Kaya mo yan. Kaagad, acting lang yun, be, para makita natin kung anong maging reaction ni Tito sa ganung klaseng balita. Siyempre, hindi magagalit sa'yo yun. Kasi hindi ka naman nila yung anak eh. Eh, kung ako nagsabi, no, magagalit sila sa'kin. Pero alam mo, okay din yung ginawa ni Roxy. At least, nakapag-ready si na Tito, diba? Kasi nakita nila na posibleng mangyari yun. So, yun, kapag sinabi mo sa kanila, at least, alam nila kung paano mag-react. Kamo. Sa bagay. Ano sa tingin mo, sabihin ko na? Oo, sabi mo na. Hindi magagalit yun. Sige, punta ako si Tata. Buti na lang pala hindi ako anak nila Tito, no? Bakit? Dahil ba natatakot ka rin bang magsabi sa kanila? Hindi. Kasi kung anak nila ako, kapatid kita. Oh. At kung kapatid kita, ibig sabihin hindi pwede maging tayo. Parang, yan. Uy, ito kayo. Uy, may kukwento ko sa inyo. Naku, grabe to. Ano na naman yan? Kailan nyo ba yung guard sa baba? Naku, may kaso pala yun ng haras ng bata. Batang lalaki, ha? Diyos ko, lalaki-lalaki pa naman, akala ko. Tapos bading pala. Ay. Alam na namin yan. Alam nyo? Oo. Eh, kanina lang pumunto kang balita, eh. Naku, kunento na ni Cathy. Nito? Oo, nasabi ko na. At saka hindi lang yun. Kilala nyo ba kung sino yung jowa ng guard? Hindi. Ah, naku ako, kilala ko na pati nga yung pamilya ng jowa niya, kilala ko eh. Ano? Nauna ka sa chismis na. Tere, magdagdag ka na impormasyon ha? Medyo nalalaos ka na. Ay, kawaw! Kapag ano Tay? Uy, bakit? Dumaan lang ako. Sabihin sana ako sa inyo. Ah, kumain ka na ba? Opo, tapos na. Ah, oo. Sige. Ano yung sabihin? Excuse me, sir. Sir, eto na po yung pals na mga kailangan niyo. Thank you.
Luisito Manaloto? Oh. Teka, kakilala kayo? Ay, estudyante po siya ng tatay ko. Anak po kasi ako ni Mr. Fabregas, yung teacher mo sa PE. Tatay mo si Mr. Fabregas? Paano mo ako nakilala? Eh, nakita ko sa class record dati. Tapos, naalala ko yung pangalan mo. Eh, sikat kaya yung tatay mo. Hindi naman. Teka, teacher yung tatay mo. Apo. Ah, kaya palang gaganda ng grades mo, ano? Siguro mahala ka sa tatay mo, ano? Oh, salamat, sir. Ay, nga pala, ano, magka-graduation party si Chico. Imbitahan na kita, ha? Punta ka. Okay? Tapos, sama mo tatay mo para makilala ko. Sige, sir. Sige okay. Po, sige po. Sige. Sir, nandiyan na po yung ka-meeting nyo, si Mr. Contreras. Pinatuloy ko na po sa conference room. Ah, ganun pa. Sige, salamat. Ay, naku, Chico, marami akong ka-meeting ngayon, eh. Ha? Okay. Ano na lang, sa bahay lang tayo mag-usap. Oh, okay po, sige. Okay. Sige. Good afternoon. Hello! Ay! Baby! Ginulat mo naman ako! Ano ba yan? I have something for you. Thank you very much! Thank you, babe. Ah, Diyos ko, love na love mo talaga ako, babe. Thank you. Teka, baka may hihingin ka na naman, ha? Ano ba? Dinala lang kita niyan. Paborito mo yan. For you. Are you sure? I'm sure. Promise? I promise. Wala akong hingin. Thank you. Pero, umalis ka muna. Bakit? Eh baka mamaya si Kate lang ang pinupuntahan mo dito eh. Ano ka ba? Kakarating ko nga lang eh. Talaga? Hindi naman siya pinunta ko dito ikaw. Okay. Labo talaga ako. Pero, umalis ka pa rin. Mamaya na tayo magkita sa labas. Iti-text na lang kita. Alright, baby? Okay. Bye. Thanks sa pizza. Love you. Vincent. Ano naman? Intrigahin mo na naman ako. Sa tingin mo ba, si Kati yung pinupuntahan ng jowa mo dito? Alam mo, minsan ganyan ang feeling ko talaga. Eh di asar ka din sa Kati na yon. Well, kung mapapatunayan ko talaga na talagang pinupormahan ng Kati niya ng jowa ko, patay siya sa akin! Ah! Pareho tayo. Asar din ako dun eh. Hmm? Bakit naman? Eh, masyadong chismosa. Alam ko, naaagawan ka nga ng corona eh, di ba? Medyo. Kaya nga ang dapat nating gawing dalawa, magsanib puwersa tayo para puksain natin ang babaeng yan. Kore! Ano yung puksain? Hey. Oh. Hindi mo pa nasasabi? Oo eh, may bago na naman problema eh. Bagong problema? Akala ko ba okay na? Sabi mo, di ba pupunta mo siya sa office, tapos doon mo sabihin kay Tito yung problema? Oo, yun na nga eh. Pagdating ko doon, may panibagong problema. Nandun yung anak ni Mr. Fabregas. Bakit? Ano, empleyado siya ni tatay. Wait, nakilala ka niya? Oo, eh, sinabi niya pa nga na estudyante ako ng tatay niya. Sinabi niya pa rin kay tatay. Patay. Eh baka mamaya, alam rin niya na hindi ka mag-graduate tapos siya magsabi kay Tito. Yun yung kinakatakot ko. Teka lang. Roxy, di ba sabi mo kaya nang babagsak si Mr. Fabregas? Oh. Kasi hindi na nakagraduate yung anak niya. Oo. Baka nga yun. Kung hindi siya nakagraduate, bakit siya natanggap sa PM? Baka yung kapatid yung bumagsak? Hindi, yun. Isa na naman anak ni Mr. Fabregas eh. Tsaka, ang pangalan nun? Catherine yung pangalan. Kathy! Yun. Hindi yun? Oo nga eh, madaldal pa naman yun. Ano nangyari? Baka isumbong ako nun. Oh. Pero teka, kung hindi siya nakagraduate, paano natanggap yun sa PM? Well, don't worry. Sige, gagawa akong paraan para malaman natin. Huwag na. Baka magdrama ka na naman sa bahay namin. Bis na okay na eh. Tapos dadagdagan mo pa yung problema. Eh, di fine! Sige! Kung ayaw mo ng drama, okay lang. Ano gusto mo? Comedy? Comedy gusto mo, okay lang sa'yo. What are you sitcom? Gusto mo? Uy! Dali! Dito kayo! Makinig kayo, may kwento ako! Ako, Tere. Ano na naman yan? Ako, baka luma na naman yan. Naunahan ka na ni Kathy. Hindi, bago to. Dahil tungkol sa kanya mismo ang kwento ko. Talaga? Dali. Gusto ko yan. Interesado ako. Dali. Nalaman ko na ito palang si Kathy ay hindi pala graduate. Bagsak pala siya. At eto pa, ha? Yung palang diploma niya, pinikilang. Ay, totoo ba yan? Teka, paano mo nalaman?
Reliable ng source ko, ha? Teka, teka. Diba, si Tommy nagpasok doon? Oo! Eto yun na nga, dapat palang maniwala kayo sa akin dahil kapag may peke, malamang, may alam si Mang Tommy dyan. Grabe ka naman! Bakit? Hindi ka ba naniniwala ang posibleng may kinalaman si Tommy? Naniniwala! Ako, alam mo, pag nalaman to ni Sir, matatanggal si Cathy. Nagsinungaling siya eh. Oo nga. Uy! Vincent! Hindi mo pa naririnig yung mga pinag-uusapan namin? Nadidinig. Uy, bakit parang hindi ka naman yata masaya? Ayaw mo ba nun? Wala ka nang kaagaw sa jowa mo. Wala lang siya dididigan tuwing pupunta siya dito. Eh, paano naman ako magiging masaya? Eh, wala na yung jowa ko! Ha? Teka, bakit? Ano nangyari? Eh, hindi naman pala si Cathy ang dapat kong katakutan dito eh. Kaya naman pala, laging nagdadala ng pizza yan dito, ha? Buisit na yan. Kursunada pala niya yung tindero ng pizza doon sa kanto. Ah. Ayan! Sila na mag-jowa ngayon! Ah. Ano yung narinig ko pizza, ha? Tere. Ay, wala po, sir. Yun lang po kasing jowa ni Vincent na sumama na doon sa nagtitinda ng pizza. Nga akala niya, nung una, ay pinagseselosa ni Vincent si Cathy dahil akala nila kay Cathy may gusto yung jowa niya. Pero hindi pala nila alam na si Cathy pala hindi graduate. Ay, naku, pineke pa yung diploma na binigay sa inyo. Sandali. Si Cathy, anong peke? Ay, sir. Sorry po, sir. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sir, pasensya na po talaga. Nagsinungaling po ako tungkol sa application ko. Eh, gusto ko lang naman po talaga makapagtrabaho sa inyo eh. Tsaka sa totoo lang po, si Mang Tommy lang po yung namilit sa akin na gumawa ng peking diploma para makapasok po ako dito. Ano ba sinasabi? Sabi ko na kasangkot si Tommy dito, may kinalaman siya eh. Eh, pasensya na po talaga. Hindi ko po talaga intensyon na lukuhin kayo. Hindi, okay na yun, okay na yun. Talaga, sir? Baka po ipapulis niyo po ako. Ano ba lang ang makabati? Ba't ito ipapulis? Pero alam mo anong dapat gawin? Ang tamang gawin, eh, ang galing ka sa trabaho kasi hindi tama yung ginawa mo eh. Tsaka maraming nakakaalam oh, na pineke mo yung mga dokumento. Nakakahiya, di ba? Sige, sir. Naintindihan ko po. Pasensya na po talaga. Okay. Oo, okay na yun. Sige po, sir. Promise po, hindi na po mauulit. Sa susunod na pag-a-applyan ko po, sasabihin ko na po talaga yung totoo. Yan ang dapat. Sige. Hey, sir? Ano? May tatanong lang po ako. Oo, sige. Ano yun? Kumusta naman po ba yung trabaho ko dito sa inyo? Ah, alam mo ang totoo, okay yung trabaho mo eh. Maganda yung performance mo eh. Wala nga akong masabi. Talaga, sir? Oo. Naku, salamat po. Oh, no problem. Sige, sir. Sige. Sir? Ano? Pwede niyo po ba akong gawan na recommendation? Kahit peke lang. Peke na naman. Oo nga po pala, sir. Tama. Wag po pala peke. Oo, hindi. Tsaka ano, kung mapagbabasayahan na yung trabaho mo, eh, sige, gagawa kita recommendation. Pero hindi peke, totoo yung gagawa kita. Ay, naku, salamat po talaga, sir. Salamat. Diyos, kung kakatrabaho na ulit ako, salamat po, sir. Oo, sige. Tayo mo na lang, ha. Natanggal na sa trabaho si Cathy. Oo nga, nabalitaan ko eh. Eh, nalaman kasi ni Pepito na peke yung diploma niya eh. Tama. At dahil wala nang trabaho ang anak ko, balik na uli lahat na utang mo sa akin. What? Akala ko wala na yun. Maliwanag usapan natin. Pag naipasok mo ng trabaho si Cathy, naipasok ko naman ng trabaho si Cathy, di ba? Din. Eh, hindi ko naman kasalanan mo. Ikaw nagbigay ng fake na diploma. Okay. Pero talaga bang ibabalik mo lahat ng utang ko? Hindi ba pwedeng makahingi ng discount kahit papano? Anong discount? Bayaran mo lahat yun. Ano tingin mo sa akin? Madaling lokohin? Oh, Dante! Ay, boss! Buti na, andito ka na. Oh. Dala mo ba? Teka. Magkakilala kayo? Oh, may binibili ako sa kanya. Ano? Yan. Eto na, oh. Rolex. Murang-mura. 2,000 pesos lang. O ring. Ha? Tingnan mo. Ha?
Hindi ka talaga madaling nukuhin. Diretso na nang... Nay! Nay! Busy po ba kayo? Hindi naman. Pinag-uusapan lang namin yung, ano, yung plano do sa graduation mo. Oo, oh, eh sabi ng tatay mo, bukod daw dun sa regalo, dun sa pa-party, meron pang isa. Trip to Europe daw. Taga-taga po, tay, na, kasi bago nyo po ituloy yan, may gusto kong sabihin po sa inyo eh. Ano? Noong ko pa gustong sabihin kasi hindi natutuloy. Oh, edi tuloy mo na ngayon. Nay, tay, hindi ako makagraduate. Incomplete po kasi yung PE ko eh. Tapos wala na po akong time para matapos yun. Eh, bali sa October na po ako graduate. Sorry po. Hindi po kayo galit? Alam mo, ang totoo niyan, alam na namin ang nanay mo eh. Hinintay lang namin na umamin ka. Kay Roxy niyo po ba nalaman? Hindi. Oo, sa kay, ano, kay Cathy, yung anak ng teacher mo. Madaldal pala yun. Eh, pero tayo, kahit di naman niya sinabi, kausapin ko naman talaga kayo. Eh, alam namin yun. Hindi po talaga kayo galit. Galit, hindi eh. Pero hindi ko masasabing hindi kami umasa. Ano kasi, Nak? Ano, nakakalungkot lang isipin na kulang pa rin pala yung lahat ng ginawa mo sa pag-aaral mo. Sorry po, Nay. Ayaan niya po, sa susunod na pag-aaral ko, dadagdag ako pa ng sipag. Yung priority ko, para hindi na po kayo ma-disappoint ulit. Eh, maigi kung ganun. Eh, biro mo, sinabi ko kay Clarissa, ikaw yung gayahin so, para may marating dun sa mga ginagawa niya. Nga po, sorry po. Nay, Tay! Tingnan niyo! Uy, ano yan? Nabigyan ako ng award dahil sa ginawa ko. Outstanding art project. Tingnan mo, ang galing. Galing. Sinunod ko po kasi sinabi niyo na gayahin si Kuya, kaya sinipagan ko. Ay, very good, no? No. Wag ganun lang pala, ituloy na natin yung celebration. Dahil po ba may award si Clarissa? Hindi, kasama na rin yun, pero unang-una dahil nagsabi ka ng totoo. Thank you, Nay. Yes, thank you, Nay. So, ibig sabihin, tuloy pa yung vacation sa Europe? Europe ka dyan, no? Kasi naswerte. Hindi, di mo. Pero kakain tayo, no, Nak? Kain tayo ramen! Importante sa buhay ng isang tao yung makuha yung bagay na gusto mo. Ambisyon, pangarap. Pero may mga bagay na mas importante pa kaysa sa mga yan. Ito yung mga natututunan mo habang inaabot mo yung pangarap mo. Sabi nga, hindi yung pupuntahan ang makakapagpabago sa'yo, kundi yung biyahe papunta ron at yung mga taong nakikilala mo sa daan. Obe, kain na. Sarap ba? Ha? Teka. Ano muna? Vincent! Ano ginagawa mo dito? Ano ba sa tingin mo? Naku, alam mo, tama ka nga talaga eh, no? Guwapo at borta ang tindero ng pizza. Well, kami na, ha? Hindi! Hindi pwede! Ano? Saan? Sino? Bakit? Sa panong para? Worried nga po ako kasi baka hindi po ako makasama. Saan? Saan ka kasama? Eh, worried nga po ako kay Belly. Pero, alik ka na. Wala sa'yo kaya. Ako may kailangan sa akin. Art wise. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa kinabukasan ko. Hindi ko na alam talaga eh. Sirain mo, sirain. Ayaw masira! Yun lang po kasing jowa ni Vincent. And may gusto na doon sa... Nandun pala yun. Pero tayo, kahit hindi ko naman po sabihin sa inyo, is... Nandun pala yun. Tayo, parek, hindi naman sinabi. Parek, 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 parek